sa ginagawa po ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. 32 years. You are at the prime of your life. Kumbaga sa tao po ay yan po yung pinaka panahon ng masasabi natin yung halos lahat ng inyong mga pinagdaanan ay nagbigay sa inyo ng malaking karanasan. At yung mga karanasan na yan ay siyang nagpapatibay sa inyo para magpatuloy kayo na abutin ang inyong mga pangarap para sa Panginoon. Pagka ang isang tao po ay umabot na sa edad na 32 at ang kanyang buhay ay hindi pa na ilalagay sa tamang direksyon. Medyo parang walang pinagkatandaan, ano? Nandiyan ba kayo? Ayan, pwede ho kayong sumagot. Nung pumunta po kami sa isang church, kasi ugali ko po pag nagpupunta ako sa mga churches para mag-preach, nagsasama ako ng ilan sa mga men. At may napuntahan kaming isang church, at tahimik sila. At hindi naman po ako sa harap nakaupo, sa likod ako nakaupo. So natatabihan ko yung mga kasama kong men. Sabi nung isang men sa akin, "Pastor," sabi ko, "pwede bang pumalakpak?" Sabi ko, "Pwede, bakit?" Parang bawal pumalakpak dito. Kasi po sa amin ay malayang malaya po. Kung gusto pumalakpak, papalakpak. Kung gusto mag-amen, mag-amen. Amen. Buti na lang wala pang gustong sumayaw. Pero nakakatuwa po mga kapatid ang gawain ng Diyos sa inyong kalagitnaan. We are greeting you your happiest anniversary, 32nd. Diba? Di na biro yan. Tinanong ko yan si Pastor Hernandez, how many years na siya na siya talaga yung at the helm of this ministry? Sabi niya 10 years. Pero bukod doon, during the time na si Pastor Collingwood ay nandito pa, tuwing aalis siya, siya rin yung napag-iiwanan. Sabi ko sa kanya, "Pastor, mabuti kang kamanggagawa." Kasi kadalasan, pagka may napag-iwanan, pagbalik, yung bumalik, naiwanan na. At yung iniwan, natangay na. Diba? Pero naghintay lang po si Pastor Hernandez ng talagang panahon na ang gawain ito ay sa kanya ipagkakatiwala ng Diyos. At nangyari nga po yon. Medyo mabigat po yung binigay sa akin ni Pastor na topic. Kasi ako po, hindi po kasi ako topical preacher. I like more sa church po namin, let me just tell you this, we're just studying the Word. Pumipili po kami ng book na nais naming pag-aralan, and then we preach every Sunday out of that book. Chapter by chapter, verse by verse. Masanay po akong mag-preach sa ganung paraan. Kaya nung sinabi ko kay Pastor, "Pastor, ano pong theme nyo?" Sabi niya, "Forever grateful." Parang naririnig ko may kumakanta sa akin, "Forever young, forever." So sabi ko, "Pastor, meron bang verse? Meron bang scripture?" Sabi niya, Psalms 117. And then I opened. Hindi naman po ako masyadong mapagkabisa ng mga talata sa Bible. So binuksan ko yung Psalms 117. Sabi ko, paano ako magpipreach dito? Dadalawa yung talata. Nadalawa, napansin nyo ba? And then I tried to find the words grateful. At di ko po nakita. And so sabi ko, siguro yung forever makikita ko dyan. Nandyan nga po. May forever. Amen? Amen. Mga nagtatanong kayo, may forever ba, Pastor? Meron ho. Ayan ho, nakasulat po. Basahin po natin. "O praise the Lord, all ye nations. Praise Him, all ye people. For His merciful kindness is great toward us. And the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord." Sa pag-aaral ko po, mga minamahal, ng Bible, meron hong homiletics at merong hermeneutics. Yung homiletics ay the art of preaching.
At marami po mga pastor mahusay sa art of preaching. Pero meron din pong hermeneutics, at yung hermeneutics po ay yung the interpretation of the scripture. At ito po yung masigit na pinahalagahan dapat ng mangangaral. At isa po sa rule of interpretation is that we study the scripture according to its context. So may mga chapters po tayo, chapters 117. Ang sinundan po niyan ay chapter 116. Kung hindi nyo alam, kailangan magaling kayo sa theology para malaman nyo yan. And so, mas mabuti siguro mga kapatid, tingnan natin bakit gano'n na lamang yung pagpupuri ng psalmist sa Panginoon sa kanyang mga sinulat sa chapter 117. Sapagkat bago po yan, merong chapter 116, at dito po natin kukunin yung ating pag-aaral, why the psalmist, can we really say that this psalmist who wrote Psalms 117 is forever grateful to the Lord? Kasi oo, nakita natin, His mercy is forever enduring. And by the way, kung hindi po ninyo alam kung anong ibig sabihin ng forever, dapat alam nyo na merong one ever, may two ever, may three ever, kaya may forever. Parang nawawala na kayo. Nandiyan ba kayo? Alam ko, nai-imagine nyo na yung leksyon na sinabi ni Pastor. Very tempting yan. Pero give me time, sandali, ha? Tingnan po natin sandali ang scripture. Dito po sa Psalms 116, meron lamang pong apat na bagay na nais kong makita nyo why as believers, we should be forever grateful to the Lord. Kasi yun lang naman ang dapat nating tingnan mga minamahal eh. Sino ba dapat yung forever grateful? Di ba? Sino lang ba? Di siyempre tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga mananampalataya. Tayong nakaranas ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Just like the psalmist, mga minamahal, ina-express niya sa Panginoon yung kanyang pasasalamat. At naniniwala ko, itong pasasalamat na ito ay walang hanggan. In fact, mga minamahal, hanggang ngayon nababasa pa natin at hanggang sa langit, mga minamahal, because it was written in Psalms and the Bible says, Thy word, O Lord, is settled in heaven forever. Kaya hanggang sa langit, yung pasasalamat na ito, mga minamahal, makikita po natin, nakasulat doon. And so, bakit po ba si David, if David wrote these Psalms, bakit po ba siya ay forever grateful sa Panginoon? The first that he gave us, the first reason is because of our prayers answered. God is answering prayer. We have a prayer answering God. Sumasagot po ang Diyos natin sa panalangin. And David said in Psalms 116 verse 1, I love the Lord because He hath what? Heard my voice and my supplication because He hath what? Inclined His ear unto me. Therefore will I call upon Him as long as I live. Amen. At alam niyo ba kung hanggang gaano katagal nabuhay si David? Hanggang ngayon, nabubuhay siya. Amen? Amen. Kasi kung mananampalataya ka, hindi ka lang mamamatay. Si Jesus Christ ang may sabi nun, di ba? Whosoever believeth in me, though he were dead, yet he shall live again. Amen. Kaya si David, buhay na buhay hanggang ngayon, kasama ng Panginoon. At ito po ang kanyang patotoo. Ang sabi niya, ang Diyos sumasagot sa panalangin. Our God is a prayer answering God. Sabi niya po dyan, mga minamahal, in verse 4, Then called I upon the name of the Lord, I beseech thee, deliver my soul. And then in verse 5 it says, Gracious is the Lord and righteous, yea, our God is merciful. Amen. Yan po lamang ang tanging dahilan bakit sinasagot tayo ng Diyos sa ating panalangin. If you think God is answering your prayers because you are handsome, you are wrong. Kaya yung mga hindi handsome, pray lang. Pastor, hindi ako gwapo eh. Pray lang. Hindi ako maganda, Pastor. Pray lang. Kasi hindi naman sinasagot ng Diyos ang panalangin dahil maganda siya, dahil gwapo siya. Sinasagot ng Diyos ang panalangin hindi dahil kung ano tayo, kundi dahil kung ano ang Diyos. He is gracious. He is merciful. Amen.
He's a prayer answering God, mga minamahal. Kaya in Luke chapter 18 verse 1, ang sabi ng Panginoon, men ought to pray and not to faint. Ought! It must be a duty. It must be something na hindi natin kinakalimutang gawin. Manalangin tayo at huwag tayong manghina. Manalangin tayo at huwag tayong manlupaypay. So alam mo na kung bakit ka nanghihina. Alam mo na kung bakit ka nanlulupaypay. Ang sabi ni Jesus Christ, manalangin ka kasi. Yeah. At kung ikaw lamang ay mananalangin, edi sana kaysa ang lumalabas sa iyong bibig ay reklamo at kung ano-ano pang mga bagay, ang lalabas sa bibig mo, pasasalamat. Right. You will be like David, as long as I live, I will praise him. So mga minamahal, in Philippians chapter 4 verse 6, kahit si Paul, ang sabi po, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication let your requests be made known unto God. Ah, baka may mga kabataan tayo rito, nag-aabang sa radyo. Nakaabang sa isang stasyon. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Sa inyo, nag-aaksaya lang kayo ng oras, nakaabang kayo sa love song na marinig nyo, nagre-request pa kayo. At minsan, nag-emote-emote kayo kasi gusto nyo, pag narinig nyo itong love song na to, para bang natutupad na lahat ng request mo sa buhay. Alam nyo ba, merong Diyos na sumasagot ng panalangin na kung ano man yung request mo, ang sabi ng Panginoon, instead that you are worrying about so many things, instead that you are living a life that is anxious, you pray and God will answer. Yung po ang ibig sabihin ng Philippians 4:6, yung na be careful for nothing, ang ibig sabihin po nun, hindi huwag kang maging maingat, kundi ang ibig sabihin nun, huwag kang maging mapag-alala. God wanted us to be warrior, not warrior. Pero of course, bibigay ko sa iyo, naintindihan kita, kasi ako man dumarating sa ganung pagkakataon. I worry. Siguro, it is only human that you and I worry. Huwag ka mag-pretend, don't deny. Sabi mo, ako hindi ako nag-worry. Hindi. Ako nag-worry ako. Hindi. Pero mukha ka ng panda, hindi ka nakakatulog, nangingitim yung mata mo. Hindi ka ako nag-worry. Hindi. Lahat tayo nag-worry. That's why we are commanded not to worry. Yeah. At mga minamahal, isa pa mga minamahal, ang isang katotohanan, mabasa natin dito in Psalms 116, verse 3 to 4, the struggle, mga minamahal, within, nandyan talaga yung struggle, sabi niya, the sorrows of death compassed me, the pains of hell got hold upon me, I found trouble and sorrow. Nasusumpungan mo ba ang sarili mo sa ganyang kalagayan? Kahit pala si David, sabi niya, impyernong buhay to. Biblical pala yun. Ayun o, sabi niya o. Sabi niya o, the pains of hell got hold upon me. So sa translation sa Pilipino, impyernong buhay ito. Iba? Nararanasan din ni David yung hirap ng buhay, mga minamahal. Maraming bagay siya na ini-struggle. The struggle, mga minamahal, within, number one, is real. Totoo yan eh. Meron tayong struggle. Sabi nga, there are three things that mold us, mga minamahal. There are three things that mold us. Yung ating past, yung ating present, at yung ating pain. Hindi pwedeng future kasi letter F yun eh. Kailangan alliterated. Mga preacher kami, ganyan talaga. Yung ating past, yung nakaraan mo, hinuhubog niya ng buhay mo. Yung ating present, yung nangyayari sa'yo ngayon, hinuhubog niyan yung buhay mo. Pero ang higit sa lahat na mabagsik na teacher, pero pag natuto ka dito, malaking bagay ang katatagumpay mo. Our pains. And the struggle is real. Even great men of God, naranasan nila magkaroon ng struggle sa kanilang buhay. Like David, ang sabi niya rito, I found trouble and sorrow. But mga minamahal, alam nyo ba, yung struggle is not only real, it's a reminder. It's a reminder. Nung sinabi ni David, I found trouble and sorrow, then I called upon the name of the Lord, O God, I beseech thee, deliver my soul. And then he said, gracious is the Lord, and righteous and merciful.
That should remind you, mga minamahal. God allows us to go. Sabi nga po ng awitin, some through the water, some through the fire, some through great sorrows, but all through the blood. Amen. Ibig sabihin, ano man yung pinagdadaanan mo, pare-pareho lang tayong anak ng Diyos. Pare-pareho lang tayong tinubos ng dugo. Hindi ka dapat mag-alala. Kasi meron tayong Diyos, dapat mong tandaan, despite of all what you're going through, meron tayong Diyos na mapagbiyaya, meron tayong Diyos na mahabagin, at kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay, it's not unfair! Oh yes, amen. Kasi madalas eh, di ba? Unfair naman. Unfair, bakit ako? Bakit hindi siya? Eh bakit siya? Bakit hindi ikaw? Diba? Kahit si David eh. Naranasan ni David yun. Kaya nga sabi ni David, mga minamahal, when I saw the wicked prosper, I fret. He was envious. Sabi niya, bakit ako'y naghihirap? Bakit yung mga taong sama hindi naghihirap? Bakit ako walang pambayad ng matrikula? Bakit sila may pambayad? Bakit sino pa yung tamad mag-aral? Siya pa may pambayad. Ako, kung gusto ko lang makatapos, pero wala akong pampaaral. Sa aking sarili. Alam niyo mga minamahal, kadalasan, nagtataka tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. But let me remind you this. He make it no mistake. Whatever you're going through, ang sabi po ng Bible, ang sabi po ni David, God is not only gracious and merciful that He will help you go through it, but He will also want you to know He is right. Amen. He is righteous. Yeah. Minsan nakakalimutan natin yan eh. Lagi natin sinasabi, ay, purihin ang Diyos because He is good. At kung sinasabi natin, He is good, ibig sabihin yan, meron tayong pakinabang nakuha. Yeah? But do you know that the God who is good is also righteous? At kung hindi man pakinabang ang nakuha mo, kundi paghihirap, hindi pa rin nagkamali ang Diyos. It's not unfair. In fact, mga minamahal, kung nasagasaan ka ng pison at nayupi ka sa kalsada, hindi pa rin unfair yun. Eh, di ba? Because all of us deserve to die. All of us, mga minamahal, none of us deserve a single moment on this earth, but because of the mercy and grace of God, He allowed us to live. Amen. And He allowed us to experience the life in Christ. Yeah. So, mga minamahal, tandaan nyo, mga minamahal, the struggle is real, the struggle is a reminder, but also, I like this. Because God is a prayer answering God, the struggle is reversible. The struggle is reversible. Amen. You remember the Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12? If I'm not mistaken, or 1 Corinthians chapter 12, basta nasa chapter 12 yun. Dalawa lang naman yan. Matanda na ako, hindi masyado ma... Sabi niya, I besought the Lord thrice, because lest I should be exalted above measure, the messenger of Satan was sent to buffet me. And then sabi niya, this thorn in the flesh, pinahirapan siya, so sabi niya, I besought the Lord thrice, that it might depart from me. But God said, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Hindi niyo ba sinasabi ng Diyos doon? I'm not taking away your pain, Paul. I'm not taking away your sickness, Paul. Pero I want you to know, despite of the sickness, my grace is sufficient. Hello? Amen. So si Paul nag-iisip siya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Isipin niyo ngayon? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee. Paul was thinking about it. For my strength is made perfect in weakness. And then, di ba nagbago yung image mo po? Yung nakasimangot na mukha, bigla napangiti.
bigla nagbago yung mood niya. Ang naroon ng babae ko sa work, bago yung mood. Amen. Pero may tinatawag na mood swing. Amen. Si Paul, nagkaroon siya ng mood swing. I besought the Lord thrice that it might depart from me. Can you imagine the Apostle Paul begging God, crying before God, oh God, oh God, oh God. But then God said, my grace is sufficient for thee. And suddenly, yung countenance niya nagbago. And he said, most gladly therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of God may rest upon me. And notice this, he said, for when I am weak, then am I strong. Amen. So hindi po tayo binibigyan ng Panginoon ng mga struggle sa buhay para po tayo maging talunan at maging sa pananampalataya. Hindi ho. God, tandaan niyo ito palagi mga minamahal, God wanted us to be victorious. At kung ano man po yung pinagdadaanan natin, sabi lang ng Panginoon, kung wala ka na. Hindi yung pala Panginoon may sabi nun. I'm sorry kay Gary Valenciano, sikat-sikat yung kanta niya, pero mali! Kapit lang sa akin, kapit lang. Ano? Sa Panginoon ang kapit, mga kapatid. Sa Panginoon ang kapit. Si David, alam niyo mga minamahal, naranasan niya talaga. Punta sa tatay niya, sabi ng tatay niya, bahala ka sa buhay mo. Punta sa nanay, sabi ng nanay niya, wala na akong magagawang tulong sa iyo, anak. You're hopeless. And David said, though my mother and my father forsake me, amen, the Lord will lift me up. Amen. And as long as you can say that to yourself, mga minamahal, ano man yung sitwasyon mo, pray lang. And it can be reversed. Amen. Maniwala ka lang. Pangalawa mga minamahal, nais kong makita nyo, not only because of our prayers answered, but because also, mga minamahal, of our protection assured. Sabi po dyan ni David, mga minamahal, from verse 6 hanggang dito sa verse 8, tingnan po ninyo, sabi niya, the Lord preserved the simple. I like that. I was brought low and He helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. For thou hast what? Delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. Wow! He was talking about deliverance. He was talking about protection, about preservation, mga minamahal. Alam niyo po ba, mga minamahal, ang Diyos ang ating protector? Amen. Naalala niyo? Si Nebuchadnezzar, sira ang ulo. Gumawa siya ng image. At sabi niya, itong image na ito, pag tumugtog lahat ng musika, gusto ko lahat kayo lumuhod. At meron tatlong mananampalataya, hindi lumuhod. Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Yan ang mga pangalan dapat sa anak. Para mabaho yata. Di naman, di, putulin nyo ng konti, Shad, o di ba? Mesh. Abednego. Wala talaga. Go, go, go. Pwede. Pero itong tatlong lalaki na ito, mga kabataan to actually. Hindi ko alam kung young men o young professional. Hindi ko alam. Basta young sila. Kaya kahit mga kabataan, pwede na manindigan sa Panginoon. Amen. Sabi ni Nebuchadnezzar, ah, kayo pala yung tatlong sumuway sa utos ko. Bibigyan ko pa kayo ng chance. Patutugtugin ko ulit lahat ng aking banda at pag narinig niyo yung tugtog, pagkatapos lumuhod kayo doon sa image. Sabi ng tatlo, hindi kami luluhod. Pag hindi kayo lumuhod, nakita niyo yung pugon na yan, pasusunog ko kayo dyan. And for several times, pinainit pa yung pugon. Tinakot pa sila. Sabi nila, hindi kami luluhod kahit tapon mo kami dyan. The Lord, He will deliver us. Can you say that? The Lord will deliver me. Inaawit natin yan. He is able to deliver thee. He's able, I know He's able. Ang dami nating alam na kanta, sana apply lang sa buhay. Ah, ganun. Sige, nahamon niyo ako. Pinatapon sila doon sa apoy. At alam natin ang storya kung kayo nagbabasa ng Bible. Yung nagtapon na sunog.
Pero sila hindi nasunog. At ang sabi ni Nebuchadnezzar, di ba tatlo yung tinapo natin? Bakit apat yung nakikita ko? Parang kasama nila yung pang-apat, yung anak ng Diyos. He's the fourth man in the fire. Praise God. Tuntua tayo pag naririnig natin yung storya na yun, di ba? Pero teka lang, nasunog ho sila sa apoy. Hindi lang sila lumiyab. I mean, tinapon po sila sa apoy. Hindi lang sila lumiyab. Alam nyo, hindi na bago to sa Diyos eh. You remember the burning bush? Nasusunog. Pero hindi natutupok. Kasi pag yung presence ng Diyos nang doon, hindi ka mako-consume ng fire. Amen. Kung ano man yung gawin ng diablo sa iyo, God will protect you. But he will not, mga minamahal. Kasi minsan ang gusto natin protection yung ganito, yung hindi na kailangan dumaan tayo sa mga ganung bagay. Pero ang gusto nga ng Diyos makita natin, kahit dumaan pa tayo sa pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay, maaasahan po natin ng Diyos, He will always protect us. Our protector is our hope. Kanino po ba tayo dumidepende? Sabi po ni David in Psalms 42 verse 11, Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God. In Psalms 43 verse 5, inulit po ito, Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance. Ang Panginoon po ang ating pag-asa. At siya bilang ating tagapag-ingat, hindi po natin mararanasang ipalya niya. I will never leave thee, nor forsake thee. Jesus never fails. Amen. Minsan iniisip natin parang biniguyata ako ng Diyos. Hindi, hindi ka binibigo ng Diyos. Hindi ka lamang nagpatuloy sa pag-asa mo sa Diyos. Si Abraham, mga minamahal, tumanda na. Umabot ng 100 taon. Si Sarah, matanda na rin. Ang pangako ng Diyos, bibigyan sila ng anak. Natatawa na silang dalawa. At minsan, mga minamahal, yun lang ang kailangan mong gawin, tawa lang. Medyo may katotohanan, sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo yung problema. Pero hindi doon natatapos yun. Kaya ka tumatawa sa problema mo kasi meron kang Panginoong inaasahan. Ang sabi po ng Bible sa Book of Romans, who against hope? Diba? Against hope, mga minamahal. Andun yung patuloy niyang pag-asa sa Panginoon. Because our God, as our protector, is our hope. He is also our help. Psalms 40 verse 6, diba? Anong klaseng tulong ba ang Diyos? God is our refuge. A very present help. Yes. In time of need. Alam niyo ba, mga minamahal, si Paul, naranasan niya yung struggle sa buhay. That's why may Romans chapter 7. Si Paul, desperado na sa buhay. He wanted to serve God. Like most of us who are Christians. Ano ba? Yung tunay kang anak ng Diyos, gusto mo maglingkod sa Diyos. Kaya lang ang daming problema, pastor eh. Ang daming palakid. Ang daming dahilan para hindi ka maglingkod. Am I right? At si Paul, naranasan yon, mga minamahal. Ang sabi niya, when I try to do good, evil is present with me. Who is that evil? Who is that evil? Satan. Alam mo, akala niyo siguro nung naligtas kayo, iniwan na kayo ni Satanas. Hindi ho. Si Satanas nandyan lang. He's always present. Evil is present, sabi niya. That's why when you try to do good, hindi mo magawa because Satan. Kaya nga nagkaroon siya palayaw, si Taning kasi. Pero mga minamahal, huwag niyong gawing excuse that Satan is present.
Kasi ang sabi naman sa atin ng Bible, meron naman tayong help. And that is God. And He is not only present, He is a very present help. Alam niyo ba ang pagkakaiba nun? Like right now, you're all present here, but not all of you are very present. Iyo ba sabi nyo? Hindi na very present, di ba? Iba, nakatingin nga, wala naman tinatanaw. Pero ang Diyos natin, mga minamahal, He's not only present, He's very present. Ibig sabihin, He has all of us in His attention, mga minamahal. Amen. Maniwala ka lang. Amen. Kaya ito po, mga minamahal, our protector. Sabi ni David, why am I forever grateful to God? Because of our protection assured. He is my help, He is my helper, and He is my healer. Amen. Eh, mga Baptist kasi tayo, kaya ayaw natin maniwala sa healing eh. Pero, kumuha kayo ng ballpen, lahat ng healing, health, gumitan nyo sa Bible, hanggang sa New Testament, meron po niyan. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng pangatawang malusog. Pero siyempre, nagkakasakit tayo, di ba? And every time na magkakaroon tayo ng sakit, ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus, this sickness is nothing but for the glory of God. Yeah. Naalala niyo si Lazarus? Sabi ng mga kapatid ni Lazarus, nagpadala sila ng messenger na punta kay Jesus doon sa John chapter 11. Lazarus, thy friend is sick, nigh unto death. Sabi ni Jesus, okay. Copy. Tapos sabi ni Lazarus, tapos sabi ng mga, hindi mo naintindihan, Lazarus, your friend, is sick, nigh unto death. Eh, visit Jesus Christ, eh, minister siya. So sabi niya, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Go home! Ang gandang pakinggan, pero sabi ng mga kasama, hindi. Hindi mo naiintindihan, Lazarus is nigh unto death. So sabi niya, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Ba't inuulit-ulit mo, pastor? Hindi naman inuulit-ulit sa Bible. Para maintindihan mo. For the glory of God. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi po sa gabal ang sakit para hindi ka makaluwalhati sa Diyos. O mo sabihin, kasi may iba sa atin, sobra, no? Pastor, may sipon ako. The struggle is real. Amen. Bumahin lang ng kolatyo. Pastor, di ako makaka-church. Oh my. Sobra kayo. Nakakabagbag kayo ng damdamin. Pero iba sa amin, talaga halos gumapang na para pumunta sa church. Para maluwalhati lang ang Diyos. Naalala ko yung nung wife ko na stroke, mga minamahal. Hindi pa makalaka. Para siyang santo, inuupo namin sa silya. Kasi yung simba namin nasa taas eh. Karanas po lahat ng members sa church, pati mga babae, bumubuhat kasi minsan yung mga lalaki malapan. So yung mga babae, binubuhat yung Jesus. Mga kanta, Diyos, de salve. Mga kapatid, di nilalakad sa patag na ano, iniyakyat. Parang yung nabasa nyo doon sa ano, Four Gospel, di ba yung kaibigan nila, nilagay sa stretcher, inakyat nila doon sa ano, di ba? Kasi ganyan talaga, pag gusto natin maglingkod sa Diyos, wala dapat dahilan para hindi tayo hindi makapaglingkod. So ito po, mga minamahal, sabi po rito ni David in Psalms chapter 30 verse 2, O Lord my God, I cried unto thee and thou hast healed me. Sabi po sa Psalms 103 verse 3, Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. Meron pong healing, mga minamahal. Kaya lang, in His time. Amen. So after 2 days, gusto ko itong John chapter 11 eh. Sabi ni Jesus Christ, our friend Lazarus sleepeth. Natutulog. Namiya-miya, sabi niya, ay, our Lazarus, our friend, is dead. Can you imagine the apostles? Una sabi ni Jesus Christ, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Sinabi niya yun. Tapos bigla sinabi niya, tulog. Oh, di na panatag sila. Tulog na. Baka kapagaling. Tapos bigla mo sinabi, alika na, butar tayo sa kay Lazarus. Patay na siya. Kung kasama kayo ni Jesus doon, yung pananampalataya niyo, talagang,
niya yung anak ng Diyos. Baka... Pero sabi niya, but I'm glad. Patay na. But I'm glad that he died. That you might believe. So minsan, mga minamahal, kasi ayaw niyo kaagad manampalataya eh. Ayaw niyo kaagad manampalataya eh. Kaya kailangan pa ipakita sa inyo ng Diyos yung kamatayan. Iba sa atin, kung di magkakaroon ng life and death experience, hindi tayo maniniwala sa Diyos. Kailangan pa ba, mga minamahal, may kunin ng Diyos sa buhay natin para tayo maniwala sa Kanya? Pagdating ni Jesus Christ doon sa bahay, si Mary, umiiyak, ayaw lumabas, nagtatampo kay Jesus. Si Martha, sumalubog. Sabi niya, Panginoon, kung dumating ka, hindi namatay ang kapatid ko. So, nilecturean siya ni Jesus Christ about resurrection. Pero, yun lang, kwentuhan lang sila. Ngayon, tumakbo sa loob, sabi, andiyan ang Panginoon, andiyan lumabas. Pero kilala niyo si Mary, di ba? Si Mary yung chosen the good part. Si Mary yung meditative. So, nag-isip-isip siya. And then, lumabas din siya. Pareho lang ang sinabi nila. Pero si Mary lumuhod. Si Mary lumuhod. Sabi ng Panginoon, kung mamatay ka, hindi namatay kapatid ko. And Jesus Christ said, saan ba yung kapatid mo? Saan ba nilibing? See what difference it could make? Kung marunong ka lang mag-humble before God. Kung marunong ka lang, despite of all what you're going through, you will still recognize He's sovereign and you are not. Praise God. You have to throw yourself helpless at the feet of Jesus so you will find God is a miraculous God. Sometimes, kagaya na sabi ni David, di ba? From tears. Alam nyo, si David ay napakatapang na lalaki. Sabi ng tatay ko, anak, lalaki tayo. Hindi tayo iiyak. Baka kayo pinalaki rin sa ganung palaki. Ang tunay na lalaki, hindi umiiyak. Namatay na lahat ng kamag-anak mo, hindi ka pa umiiyak. Tigas din ang mukha mo. Tapos nung nabagsak ng martilyo yung kuko mo, namatay, umiiyak ka. Tunay kang lalaki, ha. Sometimes, mga minamahal, God allowed us to go through so many things in our life para talaga pumatak yung luha natin. Kasi not until our tears, di ba sabi nga, tears are the language. God understands. Sabi po sa Romans chapter 8, mga minamahal, kailangan dumating doon sa punto ng buhay mo na makilala mo ano ba ang ministeryo ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay binigay sa atin upang, mga minamahal, doon sa mga pagkakataon na hindi mo man lang masambit ano yung kailangan mo sa Diyos. Andiyan ang Banal na Espiritu, and with the glories which cannot be uttered. Ang sabi po ng Bible, He will help us in our infirmities. Amen. Hindi mo masabi sa Diyos eh. But God knows. God knows. And He will protect you. He will protect you. So mga minamahal, not only of our prayers answered, not only of our protection assured, pero dito po mga minamahal, if you will read on, makikita nyo that also, kaya po si David ay forever grateful sa Panginoon, because sabi niya, mga minamahal, our provision, abundance. Provision po ng Diyos, abundance. Ano po sabi diyan, mga minamahal? Sa Psalms 116, balikan po natin sandali. Sabi po rito, Psalms 116, verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Nakita ba, tumitingin ba kayo sa job street yung walang trabaho rito? Sino walang trabaho rito? Maghanap naman kayo. God
God will provide. Maghanap kayo. His provision is abundance. Pero maghanap kayo. Oh, sa job street makikita nyo, pag binuksan nyo mga minamahal, yung mga trabaho na ino-offer, ang unang-unang dapat nyo tinitingnan, benefits. May medical ba yan? Diba? May ganito ba yan? Kasi ibang trabaho, lalo na kung ikaw ay contractual at kung ikaw sa agency nag-apply, walang benefits yan. Pero alam nyo ba, sa Panginoon, maraming benefits. All kinds of benefits. Sabi ni David, mga minamahal, kaya ako nagpapasalamat at magpapasalamat sa buong buhay ko sa Panginoon because of His abundant benefits, mga minamahal. His abundance. The provision, mga minamahal, it's never ending. Amen. When you think that you're running out of supplies, ang sabi ng Panginoon, look again. Amen. Diba yung widow? Umanta si Pastor Elijah. Nakakainis pag yung kung kailan wala kang pera sa kadadalaw si Pastor. Mira itong pastor na to. Walang-wala na nga kami, nag-visitation pa. Dito ba mag-merienda? Kaya ako, mga minamahal, hindi na ako nag-visit eh. Ayoko mabuisit yung mga minamahal sa... Pero ito dumating si Pastor Elijah, sabi ni Pastor Elijah, oh, pakainin mo ako. Sabi ng babae, wala na ako kahit ano. Ito na lang natitira. At pagkatapos kong lutuin ito, mamamatay na kami. Namating ka na ba sa ganyang punto ng buhay? Yung parang lagi mong iniisip, wala na, ito na, last na to, huli na to. Kasi kung dumarating ka dyan sa ganyang punto ng buhay, kaya nilagay sa Bible yan, mga minamahal. Dami-dami namang kwento, bakit kinuwento yan? Para makita mo, kahit na you are at the end of your rope, kahit na parang rock bottom mo na talaga, hindi pa rin tapos ang storya ng Diyos sa buhay mo. Pero una, nakinig siya kay Prophet Elijah. Mahalaga po na merong lingkod ng Diyos sa buhay mo. Ay, nakinig ba kayo? Kung hindi niya pinatuloy si Prophet Elijah, sino kayo? Ako si Prophet Elijah, sinunodunan ng pinto. Walang blessing. Minsan-minsan kasi, maniwala kayo sa pastor nyo. Amen. Kahit minsan lang. Lalo na sa mga pagkakataong ganon. So dumating si Pastor Elijah at very encouraging yung advice niya. Sabi niya, Pastor Elijah, wala na kaming pakain. Sabi ni Pastor Elijah, Amen! Pakainin mo muna ako. Tingin ko si Elijah Baptist. Kasi minsan, di ba yung mga Baptist? Bakit uunahin mo yung pagbabayad ng kuryente? Bakit uunahin mo yung pagbabayad ng tubig? Bakit uunahin mo yung pagpapaaral ng anak mo? Magbigay ka muna sa Panginoon! Napapakamot ka ng ulo, bilang pastor to. Lingkod ba ng Diyos to? Mag-tight ka muna! Lingkod ba ng Diyos to? Gusto yata kami ay magutom. Pero ganun-ganun po yung aming mga ninuno. Sabi ni Prophet Elijah, feed me first. Translation, Matthew 6:33, seek ye first. Minsan akala nyo, mga minamahal, pag nangangaral kami dito tungkol sa giving, minsan akala nyo, iniisip lang namin, sarili namin, hindi ho! Iniisip din namin, mga anak namin. Hindi lang sarili namin. At syempre, mga anak nyo rin. Hindi ho, nagkakatuwa lang tayo. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal, inuna ng widow si Elijah, pinakain ng widow si Elijah, naniwala yung widow kay Elijah sapagkat sabi ni Elijah, God said, yun yung importante ron. Amen. And the widow believed what God said. At ang sabi po ng Bible, hindi pumalya, hindi naubos yung supply na akala niya pawala na. Sapagkat sa Diyos, mga minamahal, the abundance of His grace, the abundance of His gifts, and the abundance of His glory, may experience mo yan kung talaga lamang ikaw ay magiging grateful sa Diyos. Amen. Itong problema eh.
naranasan mo na. Siguro, hindi mo lang natatandaan. Pero I'm sure naranasan mo na kung paano kang pinagpala ng Diyos minsan. Alam mo ba yung minsan na yun, hindi minsan lang? Kung matututunan lang natin yung sinabi ni Apostle Paul, that the righteous shall live from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Bakit by faith? For therein is the righteousness of God revealed. Paano raw po nahahayag ang katuwiran ng Diyos? Kasi di ba sabi sa atin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Meron bang nag-intindi sa inyo noon? Hindi porket nagsimba ka, inuna mo na ang Diyos. Lagi naman ako nagsisimba, Pastor. Inuuna ko naman ang Diyos. Hindi. Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung righteousness? Ang sabi sa Romans chapter 1, for therein is the righteousness of God revealed. How is the righteousness of God revealed? Ang sabi, from faith to faith. Ang lakad natin sa buhay nito, from faith to faith. Ang akala ko, nananampalataya na ako sa Diyos. Ang akala ko, matibay na ang pananampalataya ko sa Diyos. Hanggang isang araw, pagtapa ko sa sambales, tumawag naman naman yung sambales ang bongga. Pagtapa ko sa sambongga, hindi pa ako nakakalayo sa aeroplano. Tumunog yung aking set ko. Sabi nung dati, alam mo, Ay, ulit-ulit yung mga sinabi mo. Medyo naluluha-luha na siya, Dad. Si Mama na stroke. Iniwan ko yung asawa ko, siya pa yung naghanda ng breakfast namin. Siya pa yung gumising sa akin, siya pa yung nagsabi, maligo ka muna bago ka umalis. Trabaho ng mga misis siya sa asawa. Ang pumasok agad sa isip ko, kasi sabi ko, ano yung sabi ng stroke? Pumutok yung ugat. Ang pumasok agad sa isip ko, si Fernando po, pumutok ang ugat, patay. Si Vico ko, pumutok ang ugat, patay. Yung misis ko, pumutok ang ugat, ayaw mo, matay. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Ay, huwag kayo maingay. Now, eh, misaya ako kasama ng miyembro. Hindi talaga, tinatanong ko sa Panginoon, Panginoon, ito na ba? Ito na ba? Ito na ba? Ito na ba yung matatapos yung aming sumpaan till death do us part? Inisip yun. Hindi talaga. Siyempre, tao lang ako eh. Pero sabi ko, Lord, ayoko pa. Huwag mo munang kunin sa akin yung asawa ko. Sabi ko, gusto ko kagad umuwi. Pero paano ko uwi? Yung aeroplanong dumating, ang balik nung kinabukasan na. Tapos yung kinabukasan babalik, nakabook na yun, fully book na yun. Isang himala ng Diyos, nakauwi ako kinabukasan. Alas 6 ng gabi, tumawag yung doktor na mag-o-opera. Sabi ng doktor, yung misis niyo po malapit nang mamatay. Oras na lang. Ano po ang pwedeng gawin? Pwedeng operahin. Pero pag inopera, hindi garantiyang mabubuhay. But we can try. Ano, pastor, ang desisyon mo? Sabi ko po, ako'y pastor, ako'y naniniwala sa Diyos. Sige po, operahan nyo. God can perform miracles. Amen? Amen. Sabi ng doktor, pastor, kailangan nyo po maglabas ng 20,000. Walang problema. Sa loob-loob ko, 20,000, madali utangin yun, di ba? Sabi, pastor, it will cost you more than 20,000. You may have to spend more than 1,000,000. Nahilo ko dun. Hindi pa ako nakakita sa 1,000,000 eh. Hindi pa, mga minamahal. Pero alam po ninyo, mga minamahal, ang provision ng Diyos, abundant. Hindi ko na mapahabain. Nabuhay yung misis ko. Amen? Amen. Kaya, sorry, Hindi pa ako available.
kabila ng dingding na to, yung ICU, hindi ako lagi pwede pumasok. So every night, nasa dingding ako para kudyo. Pamiling ko. Iyak ko, nagka-cry ako. Sabi ko, Panginoon, dalawang bagay. Buhayin mo yung asawa ko, pagalingin mo. Pangalawa, Lord, kung bubuhayin mo, bigyan mo naman ako pambayad. Kasi ang problema ko, pag nabuhay, paano ko ilalabas? Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam ko sa perpetual na to, itong ospital na to, kahit namatay, magbabayad ka pa rin eh. Di ba yun masaklap? Namatay na nga, magbabayad ka pa. Sabi ko, Lord, I need money. So pumupunta po ako sa ano, pumupunta ako sa billing section. Tuwing pupunta ako sa billing section, talagang nanginginig yung tuhod ko. Wala ho akong milyon eh. At nakita ko talaga lumabas. It's 1.5 million. Saan niyo kukunin yun? Wala lang akong pakialam sa simbahan ko nun eh. Hindi na akong sisimba nun eh. Bahala sila sa buhay nila. Siyempre, unahin ko muna yung asawa ko, di ba? Pero salamat sa Panginoon, may mga lalaking mapagkakatiwalaan sa simbahan. Yun yung mga kumanta rito kanina. Mukhang hindi lang mapagkakatiwalaan. Meron... Isang buwan kong iniwan sa kanila yung gawain. Amen. Hindi ako nagsisimba. May mga pastor palang ganyan, hindi nagsisimba. Eh kasi yung misis ko ayaw kong iwanan eh. Pe-pray ako, kung aalis man ako doon, naghahanap ako ng, sana ko maghahanap ng 1,000,000 piso. Sabi nila, lumapit ka sa PCSO. Lumapit ako sa PCSO, nakuha ko lang sa PCSO. By the way, historical to ha, sabi nila, historical. Ako lang daw yung nabigyan ng 100,000 ng PCSO. Pero paano yung 100,000? Hindi mo 900. Diba? Pero alam nyo, to make a long story short, nabayaran po namin yon. May sukli pa, kaya may sasakyan ako ngayon, may van. Amen! Kasi abundant eh. Praise God. Pero ito mga minamahal, balikan natin yung sinabi ng Panginoon kanina. This sickness is not unto death, but for the glory of God. Watch it, mga minamahal. Lazarus! Tinawag ng Diyos sa katawang tao, si Jesus. Si Lazarus. Ngayon sinabing Lazarus, mabuhay ka! Hindi sinabing ganun eh. Sabi Lazarus, lumabas ka. Nagsinungaling ba si Jesus? Yung sabi niya, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Namatay. At 4 days na, sabi ng roll the stone, sabi ng mga Hudyo, Master, 4 na araw na. Gusto lang namin malaman nyo. 4 na araw na. Alam nyo ba sa Hudyo, you're not dead until 4 days had passed. Or 3 days. 3 days. Eh, 4 days na. So, hindi lang patay. Patay na patay na. And that is why, kung nagtataka kayo, bakit 3 days after 3 days pa nabuhay si Jesus? Bakit hindi kinabukasan nabuhay? Kasi nga, sa Hudyo, mga minamahal, hanggat hindi namatay ng 3 araw, hindi pa patay. So Jesus Christ has to stay in the grave 3 days para patunayang namatay siya. And then he came out. He resurrected from the dead. Si Lazarus po hindi nag-resurrect. Natulog lang. Yung sabi ni Jesus, di ba? Not unto death. Natulog. Binalot nila nung natulog. Minsan, tinitingnan kayo ng mga kasama nyo sa buhay. Wala ka ng pag-asa, binabalot ka na. Ililibig ka pa nila. Huwag ka mag-alala. Kahit ilibig ka pa, kahit takpan ka pa ng bato, hanggat sa Panginoon, buhay ka pa, buhay ka pa. Yung misis ko, alas 6 ng umaga, din na sa emergency. Alas 6 na ng gabi, nasa emergency pa rin. 12 hours, mga minamahal! Yung dugo! Ang sabi na naman ako nakita na, yung mukha, hindi mo na makilala. Hindi na matay. Inoperahan. Nung inopera, natulog. Hindi, sabi ng doktor, pag yan po, hindi gumising na mga 1 linggo. Sorry. Araw-araw, dumadalaw yung doktor na yun. Twice. 5,000 tuwing silip. 10,000 a day. Pag nakikita ko dumarating yung kinakabahan na, doktor. Wala naman siya sasabihin, kundi, Pastor, huwag ho kayong umasa, ha?
Kasi tulog pa rin yung misis nyo eh. Kasi hindi naman namin alam, hindi naman sinasabi sa amin ng nurse, gumising na pala. Paggabi, gumigising pala. Later na lang nalaman namin, at sinabi ko doon sa neurologist, sabi ko, Doc, gumising na. Ha? Gumising na ba? Siyempre mo, dinadalaw niya tuwing umaga, hindi niya alam, gising na. Gumising na ba? Sabi sa akin ng doktor, neurologist ha, reflex lang yon. Alam niyo yun? Yung kahit naman hindi pa buhay, kasi baka daw, siyempre, she's in pain, baka kumikislot, gumagalaw. Hindi pa evidence ng buhay. Sabi ko, Doc, huwag na lang kayong bumalik dito. Hindi sa to. Ako nagbibiro, sabi ko, Doc, kung yun lang ang lagi mo sasabihin sa akin, huwag ka lang bumalik dito. Yung doktor po na yan, kahit saan kami makita ngayon, hindi makaharap sa amin. Minsan, nasa French Baker kami, nakita niya kami, ang unang tumambad sa mukha niya, yung misis ko kumakain ng ano, macaroni and cheese. Hindi na niya, nawala na siya ng appetite, lumabas. Yung sinasabi ng Bible that God will confound the wisdom of the wise. Amen. Sa kanyang paniwala, sa kanyang pinag-aralan sa medicine, yung misis ko, hindi na mamamuhay. Pero buhay ko. Because our God is a prayer answering God. Because His provision is abundance. And His glory. Alam nyo, maniwala ho kayo. Gusto ng Diyos na may nangyayaring mga ganito sa buhay natin para ang Diyos maluwalhati. He wants His glory be demonstrated. Kaya pag may pagdadaanan po kayong buhay na mahirap, ganito po dapat ang binubulong nyo sa sarili nyo. Ayan na, Lord. Ayan na. Maluluwalhati na naman kita. Amen? Baka kala nyo, naluluwalhati natin ng Diyos pagka, yay! 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 Hindi, mas naluluwalhati natin ng Diyos pagka talagang lugmok na tayo, pero natuto tayong maniwala sa Kanya. I'm closing. Because of our position, affirm. Our prayers answered, amen. Our protection assured, amen. Our provision, abundance, amen. Pero lahat ng yan, mga minamahal, walang kwenta if our position is in question. Tonight, I ask you, what is your position? Ano yung sabihin position, Pastor? Kasi all of us shall give an account of ourselves to God. One day, we shall stand before God and give an account of ourselves to God. What is your position when you stand before God? What will be the verdict in your life? Sabi po ni David sa Psalms 116, ang sabi niya rito, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. O Lord, truly I am Thy servant. I am Thy servant and the son of Thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. I will offer to Thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people, in the courts of the Lord's house, in the midst of thee, O Jerusalem, praise ye the Lord. In the presence of all His people, in the courts of our God. Mga minamahal, David showed us why he was forever grateful to God, because he knows his position is affirmed, mga minamahal. Sigurado siya nung namatay yung kanyang anak. Sabi ng Bible, si David, nagdalamhati siya nung may sakit pa yung kanyang anak, umiiyak siya, hindi siya kumakain, hindi siya naliligo. Eh namatay. Kumain na, naligo. Nagtaka yung mga tao. Sabi, David, bakit nung may sakit yung anak mo, nagdadalamhati ka, hindi ka kumakain, hindi ka naliligo. Tapos nung namatay, parang nagsasaya ka pa. Sabi niya, nung may sakit siya, hinihingi ko ng habag ang buhay niya sa Diyos. Pero ngayon wala na siya, hindi na siya babalik sa akin. Pero ako, pupunta sa Kanya. Sa New Testament, ganito sabi ni Apostle Paul, we are confident that while we are present in the body, we are absent from the Lord. And we are confident, I say,
that when we become absent in this body, we shall be present in the Lord. His position, mga minamahal, in the place of God. Meron ba kayong position doon? Jesus Christ said, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Heaven is a place." At kung wala kang pwesto doon, hindi ka pupunta doon. Hindi pwede yung siguro, baka, ewan, kailangan tiyakin mo. Parang memorial. May paglilibingan na ba yung katawan mo? Yung iba sa atin, meron na, di ba? May lupa na kayo. Amen. Grabe. Hindi ako ganun kayaman. Pero wala man akong lupa sa memorial. Meron akong pwesto sa langit. Sigurado ako. In the courts of our God. Sabi ni David, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." His position is affirmed not only in the place but also in the presence of God. Alam niyo ba, sabi ni David, sabi niya, "In your presence there's pleasure forevermore." Kagaya ng mga lalaki na yon, yung tinapon sa apoy, bakit wala silang takot sa mga sinusuong nila sa apoy? Kasi alam nila, God is always present sa kanilang buhay. Yun po ang pagkakaiba ng taong saved sa unsaved. Yung taong saved, alam niya ang Diyos lagi niyang kasama. "But you're not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his." Romans 8:9. Kalagi natin kasama ang Panginoon. Di ba sinabi niya, Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Church, are you listening?" Sabi niya, "Lo, I am with you." Amen. Always. His position is affirmed. Minamahal, not only in place, not only the presence, but in the person. Yung position, we are seated, sabi po ng Bible, in the heavenly places in Christ. Ngayon, sa tingin nyo, nandito ako. Pero as far as God is concerned, habang ako'y nandito, nakaupo ko kasama ni Jesus. Kaya mga minamahal, hindi na pwedeng mawala yun eh. Pwede ba mawala yung kaligtasan? Paano mawala yung kaligtasan na ipinagkaloob sa akin ni Kristo? Ang sabi ng Bible, ako ngayon ay nakatayo na sa harap ng Diyos, justified, and I am sitting already at the right hand. At the right hand. In Christ. Because we are in Christ. So tonight, I would like to ask you, are you in Christ? Kasi, no matter how you pray, no matter how you go through life, if you are not saved, baliwala. All is lost if you are not saved. Baka naman kaya hindi ka nagtatagumpay sa buhay. Baka naman kalagi kang talunan. Baka hindi problema yung ilang bagay sa buhay mo. Baka problema ito lang bagay na ito. You are not yet a child of God. So tonight, sana kung wala ka man naunawaan sa mga pinagsasabi ko rito, unawain mo itong mabuti. You need Christ in your life. Ay kung lahat ay tumayo, tayo ay manalangin. Lord, salamat po sa